you know why I'm wearing pink? Syempre, birthday ni VP Lenny na magiging pina very soon. So, I'm here in EDSA. Medyo traffic na. Oh my God, exciting. Magdadrive muna ako ha. And see you guys later. Grabe, I will definitely post this later. Love you, Greenies. Bye. Kasi nung panahon ng pandemya, si Lenny lumabas, tinulungan ang maraming nating kababayan habang si Bongbong Marcos missing in action! Ating mga problema, si Bongbong Marcos, dibate pa lang umatras na! Ginagawa ito ni Lenny Robredo hindi para sa kanyang sarili kung hindi para sa bayan. Lagi nating tinatanong bakit ba bayan na lamang lagi ang mauna? Bakit hindi ang aking pamilya? Pag pinili mong bayan, kasama na rin ang iyong pamilya, kasama na rin ang iyong sarili. At gagawin natin ito araw-araw. Babantayan natin ito hindi tuwing eleksyon lamang. Hahanap tayo lagi ng tao at papanig tayo sa tao na kakandidato para sa ating bayan. Hindi ngayon lamang sa mga darating pang panahon sapagkat ito ang tungkulin natin bilang Pilipino. Tayong mga Pilipino ay hindi perpekto at hindi mga santo. Subalit alam natin kung paano maging kagalang-galang na Pilipino. Rizal Tiberos,
Lacson, Sunny Matula, Sunny Trillanes. At maraming salamat sa lahat ng ating mga volunteers, marshals, medics, doctors, ang ating uniform personnel, mga artists and performances, performers, maraming maraming salamat. At syempre, ang una ko pong nais bigyan ng kanyang birthday wish. Official kong ini-endorse ang kilala niyo sa pangalang Silvay Siganda. Naniniwala kay Lenny Robredo. Pag si Lenny Robredo ang ating ibinoto, tayong mga Pilipino ang mananalo. Tuwing eleksyon na lamang, lagi tayong nagsasama-sama para magpanalo ng kandidato. Mga bata pa lamang tayo, pag naglalaro tayo, gusto natin kahit sa laro, tayo ang manalo. Diba? Pag sumasali tayo sa mga patimpalak, makinig lamang po tayong lahat. Pag sumasali tayo sa mga patimpalak, nung nag-aaral pa lang tayo, gusto natin tayo ang nananalo. Diba? Pag sumasagot tayo sa mga pagsusulit sa eskwelahan, gusto natin tama ang sagot natin. Kay Lenny Robredo, tayo ang panalo. Kay Lenny Robredo, tama tayo. So, hindi natin kukunin ang pagkakataon na to para gumanda at gumawa ng desisyon na tama. Tayo naman ang manalo. Si Lenny Robredo ang magpapanalo sa atin. Siya. Si Lenny Robredo, ang tagal-tagal na nating talo. Ipanalo naman natin ang isa't isa. Diba? Si Lenny Robredo ang mangunguna para sa grupo na magpapanalo sa atin. Para sa lupo ng mga tao na magpapanalo sa atin. Hirap na kayo. Hindi ko na isasama ang sarili ko dahil magpapaka-plastic ako dahil sasabihin mo, gago, mayaman ka na. Totoo naman, nakaipon-ipon na ako. Pero, ang nakararami at pangkaraniwang Pilipino, hirap na. Ang dami sa inyo ang hindi na magkandatuto sa pag-iisip kung paano niyo babawiin o paano niyo babayaran ang mga utang ninyo. Diba? Kaya si Lenny Robredo, tutulungan niya tayo, tutulungan niya ang nakararami na mabayaran ang mga utang ninyo sa pamamaraang hindi niya nanakawin ang para sa inyo. Kaya maraming Pilipino ang mahirap dahil ninanakawan tayo ng pagkakataon na muling makabangon. Ninanakawan tayo ng pagkakataon na muling makakuha ng pagkakataon para tumayo mula sa pagkakalugmo. Hindi siya magpapayaman dahil tutulungan niya tayo para makabangon. Kaya maraming salamat po. At ito ay special na gabi, special na araw para sa ating lahat. Kaarawan mo,
Yun lang po ang munting mairiregalo ko sa inyo. At ang pagtindig nyo para sa aming lahat ng mga Pilipino, yun po ang regalo na kahit di namin kaarawan, ay araw-araw namin ay pagpapasalamat sa inyo. Respetuhin po natin yung ibang iba naman yung paniniwala. Pero huwag din tayong mapagod sa paglaban sa fake news. Yun po yung pagkukulang ko din nung nakaraang 6 years. Alam niyo po, nung nakaraang 6 years, napakaraming fake news sinasabi sa akin. Pero hindi ko masyadong pinapansin kasi sabi ko, istorbo lang. Pero mali pala ako. Kailangan pag fake news, sinasabi kaagad natin na kasinungalingan yan at yung kasinungalingan palitan natin ang katotohanan. Yes! Kahit kulang yung aming pera dahil pinapangalagaan namin ang pondo ng taong bayan. At dahil pinapangalagaan namin ang pondo ng taong bayan, marami nagtitiwala sa amin. Yes! At ito po yung klaseng pamamahala na pinapangako namin sa inyo. Isang pamamahala na nag-uugat sa pagiging matapat sa aming trabaho. Isang pamamahala na matitino at mahuhusay ang lingkod bayan para pagkatiwalaan ninyo. Siguro po nakikita ninyo sa aming mga report, kasi po lahat na ginagawa namin, nire-report namin, hindi po kami nakukontento sa isang malaking rally lang. Ang kasunok-sunokan pinupuntahan namin, nakikita niyo ba yun? Bawat po pumababa kami sa isang probinsya, merong malaking rally sa gabi, pero buong araw, umiikot po kami sa mga bayan-bayan.